Ako po ay makisod! Makisod pa kayo! Kinakailangan po makisod sa mga panahon ngayon. Ano yun naman po? Ako po ngayon ay kinakatay ng mga pwersa ng kadiliman. Pero narito po rin po ako sa harap niyo, taas noo, ang sabi ko nga kibisya. Dahil ako isang Kristiyano, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi po tayo magpapasupil dahil yan po ang gusto nila. Matahimik ang mga kritiko na mapapatuloy ang kanilang good time sa Malacanya. Tatahimik pa tayo? Yes! Hindi po, dahil tayo ay maiso. Una-una, paumanhin po. Alam ko kanina, marami ang sabi rito na nabugol tayo ni Marcos Jr. Hindi lang po ako nabugol. Umakyat pa ako sa kanyang tablado. Kinampal ako pa siya mula Ilocos hanggang Zamboanga ang sinabi ko, Unity Marcos Duterte. Napakahirap po yung desisyon nung ginawa ko na sumapi sa Unity. Ako po ay apo ni Humito Sarogda. Matinding kalaban ng mga Marcoses pinakulong ng exile. Ang aking tiyo po, nakapatid ng aking nanay, binigasuhan ng arrest, search and seizure order, aso, nagpunta po sa France para mag-political asylum. Ang dami po po mga kapag-anak na nagtanong ng martial law. Nung lumalaki po ako sa Pasay, meron po kaming taguan sa ilalim ng hadyanan. At meron kaming sistema dahil ang bahay namin sa dulo ng iskinita, pag narin ang militar, itinatago na namin yung mga wanted ng military. Napakahirap po talaga ng desisyon at tumawag sa akin si Attorney Vic Rodriguez na nagsasabi, ikaw ang kauna-unahan imbitahin namin na sumabi sa Unity. Hindi ko po alam talaga kung anong sasabihin ko doon. Nagdasal po ako. Hindi ko po alam kung bakit ang narinig ko ng mensahe, give him a second chance. Bakit po natin siya binigyan ng pangalawang pagkakataon? Dahil gaya po ng sinabi ng kanyang super ate to the president, ay ni Marcos, bihira po yung binigyan ng pangalawang pagkakataon para maliis ang pangalan ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang buong akala ko, nung sinabi niya na ang solusyon sa lahat ng pagsubok sa ating buhay bilang mga Pilipino ay ang pagkakaisa, ang sabi ko, baka naman itong mamang ito ay sincero. After all, sino pa sila ng bayan? Talagang bumalik sa politika at ngayon, baka naman ibawas po niya ang imahe ng kanyang pamilya. Pero ano pong nangyari? Dalawa lang po ang pinangako niya ng kampanya. Pagkakaisa. Isang taon pa lang po ang nakalipas, anong ginawa nila? Linapak nila si Vicky Sara. Dahil sa pagnanais nila na yung kanyang pinsan, yung Mr. Ezequiel, ang siyang pumalit bilang pinakamataas na opisyales ng ating bayan. Ang akala ko, babaguhin ang kasaysayan, ang katotohanan, uulitin lang pala nila ang madilim na araw ng Marcos Senior. At yan ay naging malinaw nung nais nila sirain kaaga-aga pa, malayo pa ang eleksyon, si Inday Sara Duterte na siyang nangampanya para kay Marcos na mas maraming boto na nakuha kaysa kay Marcos na siyang nagbigay kay Marcos para tumakbo bilang presidente noong mga panahon na ang survey ay nagpapakita na Sara Duterte ang dapat maging presidente sa Pilipinas. Hindi lang po yan isang taong walang utang na loob. Yan po ay gawain ng mga tao na maitim talaga ang mga buhay. Ano pong nangyari ngayon? Malinaw matapos ang isang taon pa lang sa pwesto. Uulitin po nila ang kasaysayan. Bakit? Ano
nung siya ay nagnais na maging presidente for life. Nagdeklara ng martial law, binaliwala ang saligang batas. Anong ginawa niya? Isang taon pa lang nakakalipas, matapos nang sabihin sa buong daigdig, hindi ko kinakailangan ng charter change sa economic predictions dahil kaya natin umunlad na hindi pinabago ang saligang batas. Anong ginawa niya matapos ang isang taon? Sinusugan ang People's Initiative. Ginamit ang kapalataang bayan para kumalap ng mga landa. At hindi lang yan, ang nais nilang baguhin, mawala ang boto ng mga senador pag binago nila ang saligang batas dahil ang gusto nila, buwagin ang senado, buwagin ang presidente, palitan ang prime minister dahil si Tambaluzdos hindi mananalo bilang presidente. Tama ba yan o mali? Tama! Babuto niyo ba si Tambaluzdos para presidente? Kaya nga po, nagkaroon sila ng matiting na balak na para 20 anos na naman ang Marcos sa kasaysayan natin, Marcos Jr., Tambaluzdos, Sandro Marcos, at baka anak pa ni Sandro Marcos ang magpapatakbo ng bansa natin. Hindi ba yan ay isang pag-uulit-ulit ng kasaysayan? Nagnanasa na manatili sa kapangyarihan dahil pinagkakapirahan nila ang posisyon sa gobyerno. Bakit ba namin muli ang kasaysayan? Hindi ba ang Marcos Sr. isinuka dahil siya ay lumabag sa karamatang pantao? Kinulong ang mga kritiko, sinarado ang mga istasyon ng media na kritikal sa gobyerno. Anong ginawa niya matapos ang isang taon pa lang na naging presidente? Hindi ba pinakulog si Eric at si Lorraine Badoy ng SMNI na nagtatanong lamang kung totoo ba na bilyones ang ginastos ni Speaker sa kanyang travel funds? Hindi ba pinatara niya ang SMNI na kahit sa isang istasyon na sumuporta sa kanya noong huling halalan? Yan lang ang pinagkatiwalaan niya para umapir sa debate noong presidential election, and yet ngayon, wala ng prangkisa. Sino ngayon ang magsasabi na hindi na uulit ang kasaysayan? At siyempre, isang dahilan pa kung bakit sinuka si Marcos Sr. yung karangyaan sa panahon ng matinding kahirapan ng mga Pilipino, yung korupsyon ng mga malalapit na kronis sa kanya. Ano ba ho ngayon ang estado ng buhay sa Pilipinas? Sang-ayon po sa surveys, lahat po ng surveys, ngayon po, pinakamatindi ang pagkagutom sa kasaysayan ng Pilipinas sa panahon ni Marcos Jr. Ngayon po, pinakawalang valor, pinakamahinang currency ang piso sa buong Asia. Noong panahon ni Duterte, ang sabi ng Moody's Credit Rating Agency, darling of Asia's economy ang Pilipinas. Ngayon, we are the worst underperforming economy in Asia. Wala pong tigil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Wala naman pong ginagawa ang gobyerno para bigyan ng solusyon ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kulang po ang mga trabaho. Naglamyerda. Halos isang taon ng lamyerda sa dalawang taon, naksay na ng bulan, wala naman po bagong factory na nagbukas para dagdagan ang trabaho sa ating lingkungan. At siyempre po, bagamat binigyan ng counting pagtaas sa daily minimum wage, kulang pa rin po ang sweldo doon sa mga mayroong trabaho. At ang sabi po ng Philippine Statistics Authority, nabawasan pa po ang hanay ng may trabaho sa buwan ng Mayo kung ikukumpara sa buwan ng Abril. Hirap na hirap ang taong bayan. Anong ginagawa sa palasyo? Fashion show dito, party dito, inuman dito. Mahihin sa kahirapan ng sangbayanan. Tama ba yan? Kaya nga po, ako ngayon, humihingi ng patawad. Mali po ako na ako'y nag-akala na babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya. Nasa dugo pa na ang pagiging diktador.
nasa dugong pala ang pagiging manihin, nasa dugong pala ang kawalan ng pag-ibig para sa bayan. Pero ngayon ako po ay nagsisisi na. Ngayon po ako ay nagsasalita dahil bilang isang abogado, sinabi ng Korte Suprema, nung sinuka natin si Marcos Sr. na dineklara ng COMELEC na siyang nanalo doon sa snap election at napatanggit siya sa pamamagitan ng people power, ang sabi ng Korte Suprema, yan ay legal. Sang-ayon sa sanin ng batas, dahil ang soberenya nasa kamay ng taong bayan. Yes. Ako po ngayon ay humihiling sa soberenya ng taong bayan na sa pangatlong pagkakataon, matapos patalsikin ang Marcos Sr., matapos patalsikin ang Erap Estrada dahil sa kanyang mga biso, patalsikin naman po natin ngayon ang Marcos Jr. Karapatan po natin yan bilang soberenyang mamamayang Pilipino. At merong Supreme Court decision po na nagsasabi, tayo lamang ang pupwedeng maging jurado kung magpapatuloy o hindi ang isang presidente. Yan pong dahilan kung bakit tayo narito at yan ang dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng maiso. Hindi po sapat na kapag tayo nagkaroon ng malakihang maiso dito sa Bukawi, na ang mga tao, Marcos resign. Dapat alam nila ang mga issues. Anong maiso? Ayaw nating salawdain ang salig ng batas dahil ang ating pagdepensa sa salig ng batas ay pagdepensa sa watawat ng Pilipinas. Ang maiso ay para po sa tax, transparency, accountability, peace and security. Ano bang ibig sabihin ng transparency? Ito po ay bunga sa isang bagong karapatang pangtao na kinilala sa ating 1987 Constitution, ang karapatan ng taong bayan sa mga impormasyon na nakaka-apekto sa kanilang pag-araw-araw ng buhay. Nung minsan naman, tinawag ni dating Presidente Rodrigo Roon Duterte na adik ang Presidente Marcos Jr. Lumabas po ang isang dating PDEA agent na nagsabi na siya po ay nakakita ng ebidensya na gumagamit na pinagbabawal na damot ang Marcos Jr. At siya po ay nagsubli ng mga papeles para engrave yung lugar kung saan sila gumagamit ng pinagbabawal na droga. Nung tinanong ang presidente, ang unang basis na sinabi niya, I will not dignify that with an answer. Pa-English-English pa. Nung tinanong siya tungkol sa PIDEA leaks, anong sagot? Mr. President, hindi po kakatawa, hindi po nakakatawa ang tanong kung ikaw ay adik. Bakit po? Dahil pag ikaw ay presidente at wala ka sa tamang pag-iisip, po pwede po kalagkarin ang Pilipinas sa isang gera na wala namang interes ang mga Pilipino para mamatay. At yan po ang nangyayari ngayon. Mandakan niyo, siguro yung tama pang pag-iisip niya, ang sabi niya, ipagpapatuloy niya ang pulisiya ng intibigenteng panglabas na relasyon na sinimulan ni Presidente Duterte. Lahat sila kaibigan, wala tayong kalaban. Pero nagpunta lang ng Amerika, pagbalik, ang kalaban na ay China. Alam niyo po, again, abiso. Parang may kinalaman po ako dyan. Dahil bago siya umalis, binigyan ko siya ng memorandum na sinang-ayunan ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at ni Justice Secretary Remulla. Ang sabi ko, Uy, Mr. President, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika tungkol dun sa immunity ng mga sovereign kung pwede sila arestuhin. Pero ang pinakamataas na desisyon ay ginawa ng Court of Appeals. At yun ay sa kaso ng iyong ama. At ang sabi ng U.S. Court of Appeals, hindi ka po pwede bigyan ng sovereign immunity sa mga kriminal na mga bagay-bagay dahil ang immunity ay para sa mga legal at sovereign acts lamang. Kaya siya po ay nadimanda at pinagbabayad ng bilyones ng dolyares para sa mga pag-abuso ng karapatang pantao noong panahon ng martial law. At ngayon po, meron pa siyang $731 million civil contempt sa Amerika dahil hindi
nila sinasabi kung saan ang nakaw na tagong yaman nila sa Amerika para bayaran ang biktima ng Marcelo. Ang sabi ko, bago ka umalis, kumuha ka muna ng suggestion galing sa State Department na ihahain dun sa hukuman kung saan meron kang pending civil contempt. Abay, nagsanayo naman siya. Yun po ang pagkakataon na ibinigay ko para sa pinsan niyang ambassador na makipag-ayos sa mga Amerikano. Ano siguro ang kanilang napagkasunduan? Yung nakaw na tagong yaman na hindi dinideklara sa Amerika, ang duda ko na nako na ibabalik sa kanila kung babalik na siya laban sa China. Wala ba akong preba? Pero tama ko umalik. Diba? Ma! Kung siya'y nasa tamang pag-iisip, bakit siya pakikipag-away sa China na sa mula-mula, hindi naman natin ever naging kaawain. Ang pumatay sa atin sa pinakamagdugong digmaan sa daigdig mga Amerikano during the Philippine-American War. Well, siyempre, bago ang mga Amerikano, tinalo muna natin ang mga Espanyol. Pagkatapos, ang mga Hapon na naglahasa sa ating mga kababaihan, lalong-lalo na dito sa Central Luzon. Pero ang China, sa mula-mula, tayo po nakikipagkalahalan. Tayo po nakikipagkaibigan. Nung namatay ang isang sultan ng Sulu noong 600, doon po sa China, binigyan siya ng hero's burial at hanggang ngayon, nandun ang rebulto ng sultan ng Sulu. Tanda na matinding pagkakaibigan ng Pilipinas at ang China. Bakit kaya pagagamit ngayon ang mga base militar natin na wala man lang bayad para gamitin ng mga Amerikano na nais supilin ang paglago ng China? Bakit nga papayagang mamatay ang kasundaluhang Pilipino sa isang kausa at interes na wala namang kinalaman ang mga Pilipino? Dahil sa masamang relasyon ngayon sa Pilipinas, ano nangyari? Itong ekonomiya natin, wala patay. Kalahati na lang ang sagi natin na na-export sa China. Re-reject na ang durian natin. At wala na tayong kahit anong puhunang nakukuha sa mga Chino at zero na ang mga turistang bibisita rito dahil ginawa nilang kaaway lahat ng Chino. Espia, ahente ng China ang tawag nila. Yan ba ay nasa isang tao nasa tamang pag-iisip? Wala ko pong may pakialam kung siya ay adik kung hindi siya presidente. Pero dahil siya ay presidente, nakaka-apekto po sa kanyang pag-iisip at pag-desisyon para sa bayan ang pagiging drug addict. Yes. Bakit ang accountability? Dahil hindi po matatapos itong kultura ng korupsyon na hindi pinarurusahan ang mga korup. Bakit po ang number one smuggler na gusto imbestigahan ng ating mababakapunan ginawa pang special envoy to China? At bakit napakalapit niya sa ilang mga nangangalakan ng asukan na nakakapagpasok sila ng asukan maski wala pang sugar order galing po sa National Sugar Authority. Yung peace and justice, yan naman po yung tungkol sa kapayapaan na dapat merong katarungan. Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan sa mga teroristang CBP-NPA na namumulekta ng revolutionary taxes, na pumapatay ng kapwang mahihirap na Pilipinong kasundaluhan, na sila po nagpapataw ng parusa na hindi dumadaan sa isang tamang paglilitis, na nagpipilit sa mga kabataan at sa mga katutubo na maging mandirigma laban sa gobyerno? Bakit ka ngayon makikipagkampihan sa legal front ng mga teroristang CBP-NPA? At siya na rin ang nagsabi, pulbus na ang mga teroristang yan, bakit ka ngayon makikipag-usap ng kapayapaan? Wala pong nais na mawala ang kapayapaan. Ang pinagtataka ko lang po, nakikipag-usap ng kapayapaan sa mga terorista and yet nagsisimula ng gera sa isang bansa na hindi naman natin dapat maging kalaban. Ito po ang pakay natin sa maisip. Defend the flag and the constitution, transparency, accountability, peace, and security.
Bakit po? Dahil kung hindi po tayo maninindigan, magpapatuloy po sila sa kanilang ginagawa, pasasa sa gobyerno, ang gobyerno ginawang negosyo at wala pong pananagutan sa taong bayan. Maninindigan ba kayo? Manang, maisap na ba? Well, sige po, makita-kita po tayo sa malawakang pagkatipon natin. Ang hinihingi ko lang po, sana po ang mga dadalhin niyong mga maisong naintindihan kong issue. Dahil hindi tayo dapat ang bagsak lamang gaya ng mga terorista si PNPA. Manimindigan po tayo dahil alam natin ang issue, alam natin ang pinakabuti para sa isang bayan. Yeah!